Napapansin nyo mga kapatid, makapal pa masyado yung brakes niya. Ngayon, napansin namin dito talaga, hindi pantay yung ano, ng brakes yun. Pero ito pa mga kapatid, yung brake drum niya, bagong replace. Ibig sabihin, pantay siya mga kapatid. Pero ayan, tingnan nyo mga kapatid. Morning mga kapare. Andito tayo ngayon sa ating trabaho naman ulit. Ngayon magpapalit tayo ng brake shoe ng Hiace na to. Palitan natin yung brake shoe nitong Toyota Hiace. Kasi siya maingay na mga kapare. Hindi natin alam kung ano. Ngayon bubuksan natin kung anong sistema niya sa loob. Titingnan natin kung talagang palitan na siya o baka madumi lang. So ayan mga kapare, magandang umaga ulit. Ngayon sabay-bayan niyo ako ngayon sa aking pagpalit ng brake shoe. At maraming salamat sa inyong mga suporta at sa lahat ng aking subscriber dyan. Maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Please subscribe my YouTube channel para lagi kayong update sa araw-araw namin mga ginagawa dito. So ayan mga kapare, ngayon ito na identify na natin yung problema niya. Napapansin niyo mga kapare, makapal pa masyado yung brakes niya. Ngayon napansin namin dito talaga, hindi pantay yung ano, ng brakes. Pero ito pa mga kapare, yung brake drum niya, bagong replace. Ibig sabihin, pantay siya mga kapatid. Pero ayan, tingnan nyo mga kapatid, dyan lang tumatama yung brake shoe. Kasi nga yung brake shoe mga kapatid, hindi siya pantay. Kaya siya umiingay ngayon. So ngayon mga kapatid, kapalitan na lang natin to ng genuine parts. Kasi ito mga kapatid, local talaga rin to. Isa rin siya nagbibigay ng ingay to ng brake shoe mga kapatid. So ayan, nakita niya mga kapal-kapal, oh. Pero yun nga lang, hindi siya ano, yun ang pangalan niya. Ayan mga kapatid, oh. Ayan mga kapatid, samahan niyo ako mga kapatid. So ayan mga kapatid, ito ang mga kailangan natin tanggalin dyan. Ito, ayan, mga spring na yan. Ayan, yan lang mga importante yung tatanggalin dyan, yung mga lock na yan. Ito, dito, sa labas na natin ito, i-dismantle. Kaya mga kapatid, sabahan nyo ako ngayon mga kapatid. Thank you.
Dito ngayon tayo sa adjustment niya. So ayan mga kapatid, kung nakikita niyo yun, oh, yung gear na to. Ito yung adjustment niya mga kapatid. So ngayon, wala naman siyang ano, hindi naman kayo mahirapang pagbaliktaran yan kasi ito maglalock siya pagkabaliktad pa di. So yan, ito yung tamang ikot niya. Pag ganito mga kapatid. So yan, i-adjust nyo lang yan. So ngayon, kapag ka nakataas naman yung sasakyan nyo, pwede nyo naman ito i-adjust dito mga kapatid. May butas yan dito sa kabila. Ang napapansin nyo, ayun. Ito, kung anong ito, tatanggalin nyo lang ito. Itong bushing ano ito, rubber. Pwede nyo yan i-adjust. Pero, take note mga kapatid, dapat nakahang. Nakahang yung gulong nya kapag mag-a-adjust kayo. Kung hindi siya naka, kung ayaw nyo tanggalin yung drum, tsaka yung gulong. Kung adjustment lang kayo mga kapatid, ganyan lang. So ito kasi, dito kayo na-adjust kasi nabukas naman siya. Pero ipapainal pa natin ito dito sa kabila mga kapatid. So yan lang mga kapatid. Konting share. Sana may naitulong ko sa inyo. Hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel mga kapatid. Please subscribe to my YouTube channel and click the notification button para lagi kayong update sa mga araw-araw nating mga ginagawa dito mga kapatid about workshop mga kapatid. Yan lang mga kapatid. Sige lang.